kinang siya, siya ay kinasuha ng rape at pinakinggan naman ng asawa. Yan ang nangyari. This faithful servant was thrown into the dungeon of Pharaoh. Pero, hindi mapansin. Lahat ng yun is orchestrated by God. Alam mo, minsan, sa buhay natin, may mga bagay hindi natin maintindihan. May mga pagyayari sa buhay natin, mga pastor, na hindi natin mawari. Ganun. Tama naman ang ginagawa ko eh. Bakit ganun ko kayo gumawa? Gumagawa ko ng mabuti, masama ang nangyayari. Pero I tell you, nandiyan si Lord eh, na may magandang plano sa buhay mo. Nang kuminsan, kailangan mong dumaan sa ganung situation. Why? The Lord is committed to elevate your life. Kailangan lang tama ang ating perspective in life. You know, it was in the dungeon that God again gave Joseph the gift of his presence and his blessings. Ito tandaan nyo, kung ikay lingkod ng Diyos, kahit sa pamit na sitwasyon, you will still have the presence of God in you. Mark my word. Kahit anong tindi ng iyong kalalagayan, gusto kong maunawaan nyo, if you are convinced na ikaw ay lingkod ng Diyos, hindi ka man maintindihan ng mga tao, ikaw man ay parang pinabayaan ng mga tao, I tell you, God's presence is always with you. At alam natin, ang presence ng Diyos, di ba sabi niya ni Moses, Panginoon, kung hindi mo kami sasamahan, if your presence will not go with us, hindi na lang kami tutuloy. Because God's presence is enough para may mangyari sa buhay natin. Amen? So, you know, doon sa dungeon, doon ikinulong yung dalawang servants ni Pharaoh at ang nakakamangha ipinangasiwa sa pangasiwa ni Joseph. He took care of them and managed part of the prison. But why? Kasi doon sa prison, yung chief jailer na-recognize nila iba nung si Joseph. Iba itong character ni Joseph. I tell you, even the unbeliever will see there is something different in you. Amen. Iba kapag ka ikaw ay likod na Diyos, you have the favor of God. So dito makikita natin si Joseph faithfully minanage niya yung responsibility kung paano ginawa niya yung kay Potiphar ganun din. At itong alam natin ang kwento yung dalawang servants, yung cup bearer at saka yung baker nagpunta roon and nanaginip and then kinuwento sa kanya sinabi ni Joseph kung ano ang mangyayari. So the baker went off to be executed after 3 days, at yung kambirer bumalik sa presensya ni Pero. But again, praise God, breakthrough na yan. Kaya lang, kailangan pa rin magtintay. Kailangan pa rin magtintay ni Joseph. Sabi lang, chapter 40 verse 23, yet the chief butler did not remember Joseph, but forgot him. Alam mo, minsan, parang sa buhay natin, kasi God wants to elevate us. Pero minsan, parang sinabing ganun. Sino sa inyo parang naiinip na? Nangarap, pinakitaan ng Panginoon, pero parang yung pangarap ay parang hindi niya panaabot. Si Joseph, grabe ang pangarap na ipinigay sa kanya. He will be exalted. His siblings will bow down. Diba? Pero ito nangyayari sa kanya. Tapos nung matulungan niya itong butler, wow, ito na. Pero hindi pa rin eh. Pero alam niyo, may ginagawa si Lord. May ginagawa.
kailangan pala mamin niya yung butler, pero hindi kinakailangan sabihin agad ng butler kay Pharaoh kasi hindi pa timing. Hindi timing. Kung ikinuwento ng butler sa Pharaoh ang ginawa ng tao na ito, what is that to Pharaoh? Walang pakailan mo pero dyan. But then something happened. After 2 years, sabi ng Genesis 41 verse 1, then it came to pass at the end of 2 full years that Pharaoh had a dream. Yun eh. Kita mo yung process.